samantala, militanteng grupong bayan muling nanawagan kay Pangulong Duterte na magbalik na sa peace negotiations. Mababalita si 29 Live, Boy Gonzales. Kuya Boy! Kuya Boy, go! Muli nga hinimok ng militanteng grupong bayan ang Pangulong Duterte na magbalik sa peace negotiations matapos sa magbayad ng CPPNPA na pangandang magpag-usapan ay isang bilateral ceasefire agreement. Ayon kay Renato Reyes, Secretary General ng Bayan, mahalaga na hindi bitiwan ng peace talk para magkaroon tayo ng pag-uusap sa kaugnay ng ugat ng armadong labanan. Mapapadalian niya ang pag-uusap ukos sa ceasefire sa agyat na pagpapalaya ng mga bilanggong political bilang isang matagal na raw kahilingan o demand sa, para sa justisya. Tinukoy pa ni Reyes ang mga isapin kaugnay ng labanan ay maaaring pag-usapan ng dalawang panig sa negosasyon para sa ceasefire. Suportado naman ang grupong bayan, tatlong na progresibong miyembro ng gabinete sa kanilang magiging pag-usap sa Pangulo. Ngayong araw, timahasin sila na magiging positibo ang kalalabasan nito, lalat yung kinestaw na mamayan na magtuloy ang visa to. Kuya Boy, yes. Di ba sinabi ni Renato Reyes before na meron siyang direct access kay Pangulong Duterte? Hindi ba pwedeng gamitin yon para makausap niya si Pangulo ng diretso? Yeah, dati dati sila bukas sa, eh, no? Nakapagpasin na sila sa Malacanang noon eh. Oo. Nung magparami daw demand yung mga makakaliwa. Oo. Kaya di ba... May ceasefire. Pero nangyari, ayun namatay na sindalo. Kaya nga binawi yung ano, magamong pa ng ano, na babawin yung ceasefire. Oo. Inunahanan ng pag-uulis ni Duterte, di ba? Binawi na yung ceasefire at pati na yung usapang pakapayapaan ay ipinatigil. Pero yun na panawagan nila, sana magtuloy-tuloy. Oo. At nalalo ang isipan ng Pangulo magbalik sa usapang pagkakayapaan. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Wala sa magkira, pwede sabi, sa nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita at mag-comment para alam namin ang opinion mo.